Magandang gabi sa inyo. 9:45. 15 minuto na lamang po. Alas 10 na ng gabi. Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show. The special presentation ngayong Biyernes. Ngayon ang huling araw natin dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Sapagkat sa araw po ng Lunes, on November 4, tayo po ay madidinig na sa bagong-bagong frequency na 105.9. At sa araw po ng Lunes, ang programa natin ay magsisimula ng alas 9:30 ng gabi. Matatapos tayo ng alas 11:30 ng gabi. In others word, 2 oras na muli ang programa natin. Maraming salamat po kay Mike Santillan at kay Jen Morales na naglakad ng palahod mula po sa simbahan ng Quiapo hanggang sa Baclaran upang maibalik ang ating programa sa 2 oras. Ayan, talaga naman. Sugat-sugat na ang tuhod ni Mike Santillan. Ganun pa man, inaanyahan po namin kayo lahat ng programa natin dito sa 92.3 Radio 5 True FM ay mapapakinggan niyo po simula sa Lunes. Pipihit po tayo pakanan sa 105.9 True FM sa Mega Manila. At syempre, hindi ho maiiwan ang mga provincial radio stations natin kagaya ho sa Davao City, kung saan ang mga kaibigan natin sina Julie Singkay, ang kaibigan natin sina Giorgio Amadeo, Giorgio Gonzalez at si Mami Lorlene ng Metro Davao ay nakikinig sa 106.7 FM, sa Cebu 101.9, sa Cagayan de Oro City 101.5, Ormoc 99.9, at syempre ang Tacloban City 104.7. Hindi pa po natatapos dyan, oh. Sa television, hanapin po ninyo ang True TV Channel 19 sa cable, sa Signal Cable. Ayan. Kung meron kayong service ng Signal Cable, hanapin po ninyo Channel 19. Magkikita-kita po tayo dyan at mapapakinggan nyo lahat ng mga itinatampok nating mga awitin sa programa natin. Kaya po, simula November 4 hanggang November 4, araw ng Lunes po yan, next week, tandaan po natin, True FM, nasa 105.9 FM, totoo, tunay at tapat. At sapagkat wala nang masyadong oras, pakantahin na natin si Fatima Soriano para maihatid natin sa inyo ang mahabang ebanghelyo sa araw na ito ng Solemnity of All Saints. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, unang araw ng buwan ng Nobyembre, at ngayon po ang Solemnity of All Saints. Ating ginugunita ang lahat ng mga banal. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 5 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 1-12. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.
pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinararatangan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalat sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ng mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Maraming salamat. Oras natin 9:53. Sumegway na ho tayo sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng inyong napanood kaninang umaga, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga sa TV5. Mapapanood na po ang mga episodes ng ating face-to-face harapan. At syempre ho, may bagong mukha sa ating harapan face-to-face simula November 11, araw po yan ng Lunes. Neck-neck week, yon. Lunes sa panguna ng Batikang broadcaster na si Corina Sanchez Rojas. Kasama pa rin po ang OG, ang original na trio tagapayo, sina Attorney Lorna Capunan, Doktora Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP ng programang Dr. Love, dito po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Hindi ho natin maiiwan. Kasama natin dyan ang kaibigan natin, napakabait si Stanley Chi, at saka si Donita Rose, hindi pala, Donita Knows, ayon. Donita Knows, at singling grand winner na si Marimar Tua. Malapit na po yan, mga kapatid. Ho, November 11 po yan, mapapanood nyo ang mga bagong-bagong episodes ng Face-to-Face Harapan. Narito ang ating episode ngayong gabi, pinamagatang My Monster-in-Law. Hindi mother-in-law, My Monster-in-Law. Alamin po natin ang episode na ito. Narito. Ano ang inireklamo mo tungkol sa hilaw mong biyanan? Yung sa kuryente po, sabi po niya po, kasi chinichismis po ako, sabi po hindi daw po ako nagbabayad ng kuryente. Pero lagi naman po kami advance kung magbayad. Tsaka po dun po sa tindahan, kuha daw po kami nakuha. Nagbabayad naman po kami malagi. Sino yung sinasabi na palagi kayong kuha ng kuha kasama yung mga anak mo? Yung biyanan ko po. Oo, pero yung mga anak mo daw kuha ng kuha, ganun? Opo, sinasabi. Pero mga apo niya yun. Oh, yun nga po eh. Yung mga bata nga po, hindi nga po nila babantayan para mapagtrabaho ko. Okay, pero hindi naman nila obligasyon bantayan yun, no, Edeline? Yun nga po, inaano ko po kasi sa kanila, pag po nagtrabaho ko, gusto ko na po, ano yung mag-abot-abot sa kanila, magbigay po. Kumbaga, hinihiling mo lang yung pakitignan yung mga bata para makapagtrabaho ka. Kasi para po matulungan ko rin po sila. Pero Edeline, ano ba ang trabaho ng partner mo? Ito yung partner mo, ang nanay niya yung nang aapi sa inyo. Ano po, construction lang po. Yung buong pamilya ba nakatira ba kayo sa biyanan mo? Tapat lang po. Magkatapat po kami. Gaano nakatagal tong problema niyo sa kuryente? Ano ba yung sinasabi ng sa kuryente? Taon po. Anong nagkagulo po kasi po nung sa kanila po, naputol po kasi. Kaya nagpanibago po kaming apply. Ayun nga po, ngayon po nagkakagulo po dahil po ang laki daw po ng kuryente. Eh nagpapakabit po kasi sila sa mga kapitbahay po eh. Hindi na lang po nila yung kapitbahay po yung tanggalan.
So sinasabi mo, nagbabayad ka naman advance pa. E may receive, meron ba kayong kasulatan or meron ka bang, I'm sure walang resibo, no? Wala meron po. Ba kayong parang agreement or ano man lang, ebidensya na nakapagbayad ka, ganun? Wala po, nag-uusap lang po kami pag nagbabayad po kami. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. So tignan natin, pakinggan natin kung ano nga ba ang totoo. Heto ang pakialamera daw niyang biyanan na hilaw. Nanay Alma, pasok! Ay, hindi po kayo dyan, Nanay Alma. Doon po kayo. Nanay Alma. Hindi naman pala may pag-aaway. Sisermulan lang. Hindi ako nakipag-ano sa'yo. Hindi ako pinakikialaman ang buhay mo. Dahil wala naman ako pakialam doon. Ang tindahan ko lang at yung bayarin dapat. Bayaran nyo. Hindi dapat yung... Naman kami sa inyo. Eh, Dilhin, hindi. Anong binabayad nyo? Sabi nyo, wala kayong pera. Nanay Alma, tanong ko sa iyo, ito bang may mga utang sa iyo ay kasama ang mga apo mo? Opo, ma'am. This is your time to shine. Ma'am, ang inano ko lang naman sa kanila, yung tindahan ko, dahil galing sa utang yon. Kailangan ko lang magpursige, dahil parang magkakaroon din ako ng pagkakitaan ko. Okay. Eh, ang anak niya, kuha ng kuha. Pag binagsabihan mo, nagagalit pa sila lahat. Ilan pong at anak? At madamot daw ilan ako. Ang anak nila? Tatlo, ma'am. Tatlong apo mo. Ano ba ang dalawa mga... Dalawa ang kumukuha, pati sila maghapon. Maghapon? Basta ano yung mga kinukuha? Basta nila doon lahat. O, ano kinukuha? Kape, tinapay, lahat na, soft drinks. Eh, nagbibigay ka naman sa mga apo mo. Binibigyan ko sila, ma'am. Ng pang-merienda. Opo, ma'am. Pero sobra-sobra naman ang pagbibigay ko. Kasi kaya ang tindahan ko, patay si hindi sa ginagawa nila. Ako lang nagsisigaw. So every time nakukuha, Nanay Alma, hindi mo ba nahihindian? Para talagang hindi pwede ngayong araw na ito, buong linggo walang uutang. Hey, ma'am, pag sinabi nilang kukuha, ay talagang kukuha sila. Hindi ko sila mapipigilan. Iiwanan ko sila sa tindahan. Pagbalik ko, wala na yung tinda. Pati pirahan ko, wala na laman. Matutuwa ba ako doon, ma'am? Totoo ba ito, Edilyn? Yun nga po, kumukuha nga po kami. Pero po, pag nag-aabot naman po ako sa kanya, naglalabang nga po ako . Nag-ano po ako, may extra pero, Edilyn, po. Dapat ang kinukuha nyo, nakalista, ha? O, yun nga po. Para sabi alam ko nyo nga rin yung... Kay mama, sabi ko, ma, ilista mo lahat yung utang ko. Sinasabi niya, mag-abot na lang daw ako. Eh, nag-aabot naman po ako. Kada sahod ko naman po, naglalabaw nga po ako. Pag wala alam nyo ang nangyayari kasi sa inyo, wala kayong tamang pag-uusap or kasunduan, diba? Ano bang nareklamo mo talaga? Yun nga po, sa kuryente po. Ano yung nangyari sa kuryente, ma'am. Aling Alma? Totoo lang, ma'am. Yung kuryente namin, ang laki. Paano ako lagi ang nag-iintindi? Dalawang buwan bago kami makakabayad. Dahil pag sinisingil ko sila, minsan may trabaho at wala. Naghahagilap ako ng pambayad. Sila hindi nag-iintindi. Ako pa rin, lahat. Yung pa naman yun, iintindihin ko pa lahat sila. Obligasyon ko ba naman lahat yun? Aling Alma, tama ka naman dyan. Pero Edilyn, ano yung sinasabi mong nagbabayad ka naman? Babayad advance naman. Pa. Opo, nagbabayad naman po ako . Tuwing pagkatas ko maglaba, pag wala pong tumatama sa akin sa ending, inaabot ko nga po sa kanya . Inaabot ko sa inyo, ma. Pag wala nag-aano sa akin sa ending, tumatama . Kulang nagbibigay kulang, ako Kulang na kulang, ma'am. Hindi sapat. Kaya na kulang kasi kaya naputulan ng kuryente. Opo, umabot kayo sa... Kasi dapat ang inaano nyo, yung mga nakakabit sa inyo, tanggalin nyo, hindi yung kami yung aano. Dahil hindi lang daw sila yung nakakabit. Nagbabayad naman po sila talaga, pero hindi naman sakto tapak daw sa binabayaran namin. Okay, pero magkano ba ang kulang? Ano ba itong kulang? Ano kasi ang maabot talaga, ang kuryente namin, ma'am, kulang 9,000. Sa isang buwan po yon. Grabe. Pag siningil ko sila laki? Yung malaki. Ano nga po, yung mga kapitbahay po kasi namin doon, pinakabit nga po bakit nila. Bakit po kayo nakapagpakabit ng kap, hindi nagbabayad? Sinamin. Nagbabayad, ma'am. Kaso lang talaga, wala sa panahon. Kaya din ako, nagagalit din sa kanila. Wala akong nagagawa doon kasi naaawa naman ako kasi kamag-anak din. Ma'am, kaya sabi okay, ko sa kanila, so bakit si Edilyn ang nagsasakripisyo? Eh sila lang dapat ang nakakaintindi sa akin. Nahihingihan ko sila ng tulong. Natulungan nila ako. Alam niyo, mga lola at mga lolo, lahat halos yung binibigay namin sa aming apo. Kung may tindahan, kung may sari-sari store, kung anong ituro ng apo, sige lang. Oo.
hindi na sinisingil. Ewan ko ba kay Aling Alma, bakit talagang hirap na ba ang buhay natin at pati yung merienda ng apo natin, sisigilin mo pa. Talaga bang ganun nakahirap? Ang mga lola, they go out of their ways to support the, you know, apo. Sana Aling Alma tsaka Edeline ma-settle yung inyong pagkakaiba, no? Sistema lang siguro kung nagbabayad ka, kumuha ka ng listahan ng binayaran mo para hindi yung iaasa na lang natin sa memory ni Nanay Alma. Eh kasi busy din naman si Nanay Alma, meron siya ibang sinusuplayan ng kuryente, may iba-ibang may negosyo siya, may tong its, mahirap na kasi pag nagtutong its, naka-focus doon ang isip mo, di ba? Kay Lot, alam mo, sabihin ko sa iyo bilang isang asawa, no? Sa hirap ng paghahanap buhay namin, anong trabaho ng mister mo? Driver po. Driver ng jeep? Ng jeep, tama ba? Rent-a-car po. Rent-a-car. Alam mo, mahirap yan, yung pagmamaneho niya. Gusto niyan, yung pagod na antok na antok na, gusto makapagpahinga, makatulog man lang. Pero nanghihinayang dahil gustong magawang pera yung, you know, lahat ng pagkakataon. Sana makita mo yon kahalagahan ng hirap ng asawa mo at kuneho ka. Huwag mong ubusin sa pagsusugal, pagtutong its. Ikaw naman, huwag masyadong demanding sa abyanan mo. Pakita mo rin yung pagrespeto mo sa kanya, no? At si nanay, intindihin mo rin yung siguruhin mo lang na huwag mong pakialaman ang pagpapatakbo ng buhay nila. Yung negosyo mo asikasuhin mo. Basta nag-asawa na ang anak natin, pabayaan mo sila. Gagabayan mo lang pag lumapit sa'yo. Nay, kailangan namin ng tulong. Okay? Bigyan mo na ng independence yung mga bata. Yung singilan ninyo, ilista para maliwanag. Mama Carla, salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla. Ang ating oras po, ganap na ang alas 10:04 ng gabi. Tayo na sa pangalawa at huling bahagi na ng ating programa. Batiin lang natin yung mga kaibigan natin na mga araw-araw po ay nambatsyagang nakikinig at nanonood sa ating mga programa. Buwabati po ng Happy Halloween ng ating kaibigan si Ray Mungkal ng ating na-meet po ito sa Malolos Bulacan, sa Malolos State, Bulacan State University, BSU. Maganda gabi kay Ray Mungkal. Thank you so much. Chato Sakluti ay may katanungan. Sabi niya, kindly explain further the meaning of church militant, church penitent, and church triumphant. Church militant, church suffering, yung penitent, ano? Church suffering at church triumphant. I missed the priest's sermon about these three this morning. Tingnan natin kung matalakay natin tumamiya, ha? Very important yan. Ito yung communion of saints na tinatawag natin, ano? Maraming salamat din sa ating mga kaibigan. Si Ambeth Nabus, na isang broadcaster din, ay nandun na ngayon sa Bicol, no? At ang mga kaibigan natin, ang mga patuloy na nakikinig sa atin buhat po sa Davao City, ang mag-ina ni Mommy Lorline and Amadeo Giorgio Gonzalez. Buhat sa Baguio City, nandyan po ang ating kaibigan si Marivie Viola. Sa Quezon City, kung hindi tayo nagkakamali, nandyan si Myra Bulisay Lee at si Roy Bulisay. Sa Makati, ang ating kaibigan Elizabeth Villa Gonzalo. At siyempre, hindi umawala ang kumare natin si Zenny Dayang Hirang. Ang ating kaibigan po sa Quezon City, si Alfred Saban. Good evening and happy listening. Si Ika Villanca ay binabati natin dyan po sa 8 Waves sa San Rafael, Bulacan. Bumabati na magandang gabi buhat sa San Pedro, Laguna, si Susan Reyes Montinola. Lance Abilion, magandang gabi Brother June at sa lahat po ng mga listeners. A blessed All Saints Day to everyone. Nawa katulad po ng kanilang mga halimbawa, maging liwanag tayo at maging kislap para sa iba. Watching from Batac City, Ilocos Norte. Di ba taga-Rienzi, no? Si President Marcos, ano? Sa Batac.
Marvin Riabad ng North Caloocan City, a prayerful solemnity of All Saints Day. Pacheck po ng attendance. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Si Chato Sakluti, buhabati ng magandang gabi at happy weekend. Herbert Kaor, magandang gabi ho. Gili Tanggalin. Tama ba yun? Tanggalin o Tanghalin ng La Union. Good evening kay Josie Dave Devad Jansen, Boom Monsales Magderaog ng San Mateo Rizal, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Andrea Ibarra ng Baguio City, binabati ang Ibarra family, Shari Picho ng Seattle, Washington, Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorlene ng Metro Davao, siyempre po buwat sa Tokyo, Japan, si Andrea Enamoto, binabati ho natin ng magandang gabi. Mark Racel Dacuba, listening right now, Brother June, and si Elvira Cabahog, buwabati ng Blessed All Saints Day, Maria Erika Yeklopena ng San Pedro Laguna, Angelita Banato ng Pateros, at Larissa Herrera ng Santa Ana, Taguig City. Larissa Herrera ng Santa Ana, Taguig City. Malamang-lamang kamag-anak natin to. Yung mga Herrera dyan sa Santa Ana, Taguig ay mga kamag-anak ho natin dyan. Kaya binabati ho natin ang magandang gabi ang mga pamilya Herrera dyan sa Santa Ana, Taguig City. Abangan niyo mamaya, pagbabalik natin ang liham kasaysayan ni Katrina ng Pasay. At kung sakali pong meron kayong mga kasaysayan ng buhay, mga tagumpay, mga kasaysayan ng tagumpay, meron kayong mga problema na pinagdadaanan po na gusto nyong idulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger. Kasama po ang inyong pangalan at ang inyong contact number para ho matawagan namin kayo at makakuha ng hinggit na maraming informasyon hinggil sa inyong problema o sa inyong liham kasaysayan. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290 para po sa ating live counseling. Magandang gabi sa inyo. Ito si Brother June Banaag ng programang Dr. Love. Sumasa inyo alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Last day natin yan. Sa Monday po, alas 9:30 hanggang alas 11:30 na sa bagong frequency natin, 105.9. Babalik tayo para sa liham kasaysayan. Oras natin, alas 10:24. Narito ang isang liham kasaysayan, padala ni Katrina ng Pasay. At kung sakaling kayo man po ay merong liham kasaysayan na gusto ninyong itampok sa ating palatuntunan, maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe o liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger, kasama ng inyong pangalan at ang inyong contact number. At kung kailangan po ninyo ng live counseling, maaari kayong tumawag sa ating hotlines, 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang liham kasaysayan, padala ni Katrina ng Pasay. Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo. Ako nga po pala si Katrina, 28 anyos, mula po sa Pasay. Dr. Love, napasulat po ko sa inyo dahil gusto ko po sanang mapayuhan tungkol sa aking pagdadalamhati. Isang taon na po ang nakalilipas buhat nang mawala ang aking nag-iisang kapatid at ngayon parabang napag-iwanan na ako ng lahat. Parabang lahat ay nakapag-move on na. Pero ako, heto pa rin, hindi makausad. Ngayon pong undas, dumalaw ako sa puntod ng kapatid ko at hindi na po ako gaano umiiyak tulad noon. Pero ganun pa rin po ang bigat sa akin dibdib. Gusto ko pa rin po siyang mayakap. Gusto ko pa rin po siyang
madinig ang kanyang tinig. Gusto ko pa rin humingi ng tawad sa kanya. Gusto ko pa rin umasa na makikita ko siya muli, ang bigat-bigat po talaga ng aking dibdib. Ang lagi ko pong tanong sa sarili ko, how to overcome grief. Pero hindi ko po masagot. Minsan nga po, naisip ko baka dahil nagigilty ako. Ang nag-iisa ko po kasing kapatid, ang bunso. Kahit na may mga magulang kami dahil madalas busy ang mama at papa namin, ako po ang sandalan niya. Halos ako nga po ang nagpalaki sa kanya. Ako po ang takbuhan niya, sumbungan at iyakan, pero nung araw na kailangan niya ako, wala ako, Dr. Love. Wala ako sa tabi niya at napakasakit po sa akin noon. Namatay po sa dengue ang aking kapatid. Panahong napastayin ako sa trabaho, panay video ko lamang ang kaya kong gawin. Hindi ko po malilimutan ang huling tawag niya sa akin. Ang sabi niya po, ate, uwi ka na kasi hindi ako masyadong hug ni mama. Hindi ako makatulog, maraming masakit sa akin. Sinabihan ko na lamang po siya na kaunting tiis at pag nakauwi ako sa day off ko, dadalhan ko siya ng mga favorites niyang chocolates. Pero Dr. Love, hindi ko po alam na last na pala niya yun. Sana pala inuwian ko siya ng gusto niya. Sana nakinig ako sa kanya. Sana inintindi ko ang sinabi niya. Sana nayakap ko siya. Sana naparamdam ko na ako ang bahala sa kanya at mawawala ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang katawan kasi nandito si ate. Pero hindi, Dr. Love. Wala akong nagawa. Hindi po kasi ako umuwi noon. Ang sakit pa rin hanggang ngayon at mas tumitindi kapag nakikita kong balik normal na ang buhay ng mga tao sa paligid namin. Gaya ng magulang namin, pero ako nakakulong pa rin sa lungkot, sa pagsisisi. Dr. Love, ano po ba ang pwede kong gawin? Mapapatawad pa rin po ba ako ng kapatid ko sa kabilang buhay? Paano po ako uusad, Dr. Love? Kumagalang Katrina ng Pasay. Maraming salamat sa iyo, Katrina. Ito ay isang palaala sa atin na mga naririto at nabubuhay pa ang mga mahal natin sa buhay. Sometimes, we just take it for granted. Hindi ka nag-iisa. Kahit ako, nung nabubuhay pa nanay ko. Ang nanay ko ay mahilig na nagre-request ng ubas. Yun ang kanyang paboritong prutas. Pero dahilan sa kakulangan ng pera, magkano lang ang sweldo, napakamahal ng ubas, hindi rin namin siya nauwian ng ubas. Nung minsan, naalala ko ang tatay ko na may hindi ko man lang naibili ng bagong t-shirt na, you know, kahit hindi mamahalin. See? So, I still have that feeling of guilt every now and then kapag naalala ko. At ano ang aral na iniiwan sa atin ng kasaysayan mo? Ito ay palaala sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa na samantalahin natin ang bawat pagkakataon na nandyan pa ang mga mahal natin sa buhay. Hindi lamang ang ating mga magulang, pati ang ating kapatid, ang ating asawa, ang ating anak. Most of the time, we take them for granted. Parang, nandyan naman sila eh. Pag-uwi ko mamaya, nandyan pa rin sila. Pero ang mahirap niyan kapag dumating ang panahon na tinawag na sila at hindi natin alam kung kailan yan. Doon tayo magkakaroon ng feeling of guilt na bakit hindi natin naipadama nung nabubuhay sila. Sa araw na ito, araw ng undas, All Saints Day, naging
kaugalian na sa ating mga Pilipino na magdala tayo ng mga mamahaling bulaklak, bumibili pa tayo sa dangwa. Diba? A few days before All Saints Day, pupunta tayo sa dangwa, pipila tayo dyan, makikipagsiksikan para bumili ng mga mamahaling bulaklak. Bibili ng mga kandila, dadalhin yan sa puntod ng ating mga mahal sa buhay. Para magandang tingnan, mag-aalay tayo ng bulaklak. But the truth is, hindi na ho maaamoy ng mga mahal natin sa buhay ang mga bulaklak na yan. Ano ang silbi ng mga bulaklak na mamahalin na dadali natin sa puntod? Bulok na ho yung nasa ilalim ng puntod. Wala na dyan ng mga magulang natin. Ang asawa natin, ang kapatid natin, ang anak natin, wala na dyan. Nakaalis na sila. It's either nandun sila sa langit na, it's either nandun sila sa purgatorio at pinagdurusahan ng mga nalalabing kasalanang temporal. Wala na dyan sa puntod. Ano pang silbi ng mga bulaklak? Ang silbi na lang para ipakita natin sa mga nabubuhay na hindi natin nalimutan ang ating mahal sa buhay. Na kaya nating bumili ng mamahaling mga bulaklak. Hindi bala sana kung ganyan nga ang purpose. Pero sa dami ng nakita nating mga nagpupunta sa sementeryo, mas may panahon pa silang magtong-its sa ibabaw ng puntod kesa pag-usapan ng kadakilaan ng kanilang mahal sa buhay na namayapa na. Yung bang magagandang memories na pupwedeng pag-usapan, yung legacy ng ating mga mahal sa buhay, anong iniwang aral sa atin ng mga mahal natin sa buhay? Marami ang nakikita natin na nagpupunta sa sementeryo para mag-picnic sa ibabaw ng puntod at wala man lang nakapag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay. Alam po ba ninyo na kailangan ng mga kaluluwa ng mahal natin sa buhay ang mga panalangin natin? Pupunta tayo sa sementeryo, may dalang kandila, maglalagay ng bulaklak na mamahalin, pagkatapos magkukwentuhan tayo ng kung ano-ano, magtotong-its, magmamadyong, magpaparty, magkakainan sa puntod. Walang nakaalaala sa kaluluwa ng ating mahal sa buhay. It's too bad. Aanin natin ang chocolates, aanin natin ang mga bulaklak na mababango. Mga panlabas lamang yan. Para kay Katrina, hindi ka nag-isa. Maraming tao ang nakakaranas ng ganyan, ng feeling of guilt. Subalit, ang pinakamahalaga na maaari mong gawin para sa iyong kapatid ay mag-alay ng panalangin, mag-alay ng mga misa para sa kanyang kaluluwa. At higit na importante ang bagay na ito. At matutuhang tanggapin ng kalooban ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may hangganan at hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. Kahit si Brother June, hindi ko alam kung this is my last day. That's why ang bawat programa natin, kinukonsider natin pinakahuling programa natin kasi hindi natin alam ang takbo ng buhay natin. Diba? So dapat maging mabuti tayo at dapat ay may magandang pananaw sa buhay. Para sa iyo, Katrina, ipagkatiwala natin sa Diyos ang kaluluwa ng iyong kapatid at ang pinakamagandang magagawa mo ay mag-alay ng panalangin para sa kanyang kaluluwa. At sa mga nabubuhay pa ngayon, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ang aral na iniiwan ng kasaysayan ni Katrina, ipadama natin sa ating mga mahal sa buhay ang ating pagmamahal, ang ating atensyon na maibibigay sa kanila. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.
Enrique Jr. dahil sa isang bulaklak, pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod. Sana'y naging makabuluhan ang isa at kalahating oras ng ating pagsasama. Again, palaala po namin. Sa araw po ng Lunes, sa ating pagbabalik, ang ating programa ay magsisimula ng alas 9:30 ng gabi, matatapos ng alas 11:30 sa bagong frequency sa 105.9 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating Producer, Jenjen Morales at Mike Santillan, ang ating Technical Director ngayong gabi, si Direk Sheik Mamaril, Radio Studio Technician Ron Cruz, at ang ating PA at AVID Operator, Jairian Manipon at Mike Bulayog. Ito po ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang sa araw ng Lunes. Magandang gabi, maraming salamat. Shabbat Shalom.